Hi guys, sama ko ngayon si Romeo, yung kapitbahay namin. Punta siya sa baybayon sa mga kapatid niya. Mag-ano siya ng isda. Si yung mga kapatid niya mangingisda doon sa baybayon nakatira. At mayroon kaming dalang kunting bigas. Nagdala ako ng kunting bigas para sa kanyang kapatid. Makatikim lang siya sa aming bagong pagaling palay. Walang ibang hanap buhay yung mga kapatid ni Romeo. Yung isa lang kamay, yung kapitbahay namin. Mangingisda lahat yung mga kapatid niya. Yung palagi naming puntahan pag magpunta kami sa dagat, yun nakatira yung mga kapatid ni Romeo. Ay! Katuod naman po na sila. Kahibaw nga hunas man sa kadlawon. Ayan, yung mga kambing dito naghanap ng pagkain sa kilid ng lawa. Marunong na silang tumabok sa tulay. Ayan ang mga kambing, ang dami nila. May mga maliit. Dito sila sa kilid ng lawa naghanap ng pagkain. Yan. Nandito na kami sa tulay. Dito dumaan yung mga kambing. Ito po yun ang lawa.
Wala pa silang mga binuhing bangus dito. Hindi pa nakabangon yung kanilang mga pispan. Yung mga ibon, ang daming ibon nandun sila sa tubig. Malapit na kami sa baybayon. Marinig na yung mga andar ng mga sasakyan na nilang maliit nga pandagat. Nagpatid lang yun si Romeo sa akin kasi mayroon naman tayong motor. Wala siyang kasakyan dun sa amin. Ayan, nandito na kami sa kanyang mga kapatid. Ito na yung bahay sa mga kapatid ni Romeo. Sira pa. Dito yung bahay ni Leo. Yan, hindi pa yun maka ano yung mga bahay dito. Ito tayo sa bahay ni Leo. Ayan, si Leo. Siya yung gamit. Yan, gigaling pa si Leo sa dagat. Gala sa amin. Namigay ng ayo dito sa amin. Kasi nahirapan na kami dito sa Kalison. Ginaanan kami ni ano, Odet. Ito na yung mga kapatid ni Romeo. Galing pa sila sa pagpanglambat. Yer ka daw? Nadiya si Miyok naghuwat. Yan, pauwi na kami. At ito na yun si Romeo. Mayroon na siyang dinalang isda.
punta siya dito para bili ng isda. Imong gihunungan? Oh. Hasta gihang pukot. Awag pukot. Awa lagi mga gisi gihang pukot pag bagyo. Kanang pambot di bad ay kunog kang ano di sa kahoy putol na kuno. Muras kang liyo lagi pod. Agang risam. Ag partang amil mo ay gikuha mo ay gitapak. Ah, nandito na kami sa aming motor. Ari dire, be, hayman ko na imong kuha. Ato ang tanawon. Hindi man makita. Ito na po yung mga binili ni Romeo. Ayan, mga priskong isda. Yan, pauwi na kami guys. Nandito na kami sa aming bahay. Ayaw! Ayaw lagi, ayaw. Ayaw. Nandito na kami si Romeo. Ayan, nandito si Lo sa kanyang bagong garden. Kinabutan pa namin kuan sa kanyang mga tanim. O sige na. Guys, ito na po yung aming isda. Biniling isda. Galing ito sa mga kapatid ni Romeo. Ayan, amin itong sinabawan. Ako lang muna yung magluluto kasi si Los nandun pa sa aming garden. At lagyan natin ng mga tanim namin at malunggay at saka tangkong. Talbos. Nandito si Los at si Ann. Nandito sa aming garden. Nagdilig si Los at saka si Ann. Nagtanggal sa mga damo. Nakaulam na kami nito guys. Ngayon nagkuha kami sa aming mga tanim dito para aming ilagay sa aming tinola. Itong ating tinulang isda guys. Ito na po yung ating malunggay at saka talbos na tangkong. Atin na itong ilagay sa ating tinula. Yan, natapos na natin sa paglagay. Maghintay na natin na kumukulo yung ating sabaw.